Kong PD. Magandang hapon sa ating mga kasama. Una-una, sa ating panelaro, ang malayang pamamahayag o press freedom ay hindi issue sa ating renewal. Alam ng bawat isa sa atin na itinatadhana ng ating saligang batas ang karapatan for press freedom. At alam din ng bawat isa sa atin na base sa saligang batas, binibigyan din ng karapatan ang Kongreso ng Republika ng Pilipinas whether to approve or not to approve any franchise application including mass media. Kung sasabihin natin na magkakaroon ng paglabag ng malayang pamamahayag kung hindi natin aaproban ang prangkisa na ila-apply sa atin, then our constitutional right and obligation to act on franchise application which is exclusive to the House of Representatives is meaningless, it would be useless, it would be merely illusory. Kaya sa aking tingin, hindi issue ang press freedom sa renewal o sa denial ng franchise ng ABS-CBN. Sa ating mga paghihiring, nakita natin ang ABS Holdings Corporation. Dito'ng lahat nilalagak ang mga shares of stocks ng ABS-CBN Corporation na umabot sa daang-daang milyong shares of stocks at PDR. Ngunit mula noong 1999 hanggang sa kasalukuyang inamin ng accountant ng ABS-CBN Holdings Corporation na wala silang opisina, na wala silang full-time employee, at higit sa lahat, bagamat sila kung minsan ay mayroong net loss, mayroong mga milyong-milyong operating expenses, daang-daang milyong interest income, ngunit wala silang net income, every year, wala silang binabayad na taxes. Nakita rin natin ang Big Dipper na kung saan ito ay PESA registered, nagkakaroon ng pre-importation, nagkakaroon ng mga malalaking income, ngunit tax exempt sa PESA. Sinabi rin ng mga kinagawan ng ABS-CBN na kung sakasakaling meron silang hindi nabayarang buwis at magkakaroon ng assessment ang Bureau of Internal Revenue, they have the right to protest at kung kinakailangan, pwede silang mag-compromise sapagkat ito ay isang karapatan na itinatadhana ng National Internal Revenue Code. Sa madaling sabi, ang lagi nilang sinasabi, tax avoidance ang aming ginagawa at kung anumang karapatan ang aming ginagawa na hakbang, ito ay inaalaw o pinagbibigyan o hinahayaan ng ating mga batas. Narinig din natin ang mga hinaing ng mga empleyado ng ABS-CBN. Katulad ni Weng Hidalgo, magpapail sila ng kaso, magpapail sa labor arbitration, aabutin ng taon, kapag sila ay nanalo o natalo, dadalhin sa National Labor Relations Commission, dadalhin sa Court of Appeals, and finally, sa Korte Suprema. Umaabot ng 15 taon. At ang laging sinasabi ng ABS-CBN, that is our right. The right to contest the case filed against us from labor arbitration up to this Supreme Court. At sa usapin naman ng taxes, ang inahim ng Supreme ang lagi nilang sinasabi, kung pwede, pag taxes ang pinag-uusapan, alam niyo naman na kaming salaried employees, aking set katapusan, automatic ang pagtatanggal ng aming withholding tax. Pero pagdating naman sa malalaking korporasyon, nakikita namin, base sa inyong investigasyon at pahayag, na hindi sila nagbabayad
ng tamang wish. Bilang isang mananagol, lagi naming sinasabi at laging pinapaalala sa akin ng ating mga magagaling na hukom, not everything listed is honorable. Hindi lahat ng hinahayaan ng batas ay marangal. We have the so-called corporate social responsibility. Meron din tayong ethical and moral considerations. Ngunit sa bilyong-bilyong kita ng ABS-CBN, bagamat sila ay may tax avoidance, bagamat ang kanilang ginagawa sa apelasyon ng kanilang mga empleyado o sa protest sa Bureau of Internal Revenue ay itinatadana ng ating batas, I think the bigger issue would be the social and moral considerations of a big corporation like ABS-CBN Corporation tungkol sa kanilang pamamalakad para sa kapanan ng bansang Pilipinas. Munti pa akong bata, naalala ko ang slogan ng isa sa pinakapopular na pangulo ng ating bansa, si Ramon Magsaysay. Ang sabi niya, "Those who have less in life should have more in love." Ngunit sa nakikita ng ating mga kababayan, ang kanilang laging sinasabi sa akin, "Kumpiti sa ngayon, those who have less in life also have less in love." Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Maraming salamat, Kong PD.